Hey guys, welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng crispy fried chicken. Isa itong napakasarap na fried chicken na napaka-crispy. Saan ka pa? Kaya eto na. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kagamit tayo dito ng chicken, nahiwa na natin ito into serving pieces. Kailangan din natin dito ng milk o ng gatas. Ang gamit ko, fresh milk. Pwede kayong gumamit ng evaporated milk. All-purpose flour o harina. Itlog. Dalawang pirasong itlog ang gagamitin natin dito. Kagamit din tayo dito ng baking powder. Mas maganda sana kung high quality na baking powder ang gagamitin natin. Garlic powder. At Knorr chicken cube. Kagamit din tayo dito ng asin, ng pamintang durog at ng cooking oil. At syempre, ito na yung kumpletong lista ng mga ingredients para lang sa inyo. Umpisa na natin. Ilalagay muna natin yung chicken pieces sa isang bowl o sa isang mangkok. Basta magkasya lang ito. Isa-isayin lang natin. At pagkatapos, aasinan muna natin ito. Magbubudbud lang tayo ng asin dito sa ibabaw ng manok. At irarab naman natin yung asin dito sa manok gamit ang ating mga kamay. Siguraduhin lang natin na nakot na ng asin ang lahat ng manok dito. At syempre, siguraduhin natin na nagugas tayo mabuti ng ating kamay bago natin gawin ito. Yan, at irarab ko lang itong asin dun pa sa mga maliliit na singit dito sa ating chicken pieces. Nang sa ganun ay magkalasa ito. At syempre, huwag natin kalimutang maghugas uli ng kamay pagkatapos ng prosesong ito. Ngayon naman ay paghahaluin natin yung ating Knorr chicken cube sa gatas. Pero bago natin gawin yan, kailangan muna nating i-crush itong cube gamit ang tinidor. Nang sa ganun ay mas madali itong mag-dilute o humalo dun sa gatas. At yung gatas na gagamitin natin, mas maganda sana kung warm ito. Ang ginawa ko dito ay minicrowave ko lang ng ilang segundo. Para sigurado ha, ibig sabihin ng warm maligam-gam, hindi yung mainit na tipong nakakapaso. Alright, ilalagay na natin itong ating na-crush na chicken cube dito sa ating warm na milk. At hahaluin lang natin ito gamit pa rin yung parehong tinidor na pinang-crush natin. Sisiguraduhin lang natin na rig-mix na mabuti itong mga ingredients na to. Kapag nahalo na natin mabuti, iset aside muna natin ito. Paghahaluin naman natin yung mga dry ingredients. Pagsasamahin natin yung all-purpose flour, pati yung baking powder. At ilalagay na din natin dito yung ating garlic powder. Maghahalo din tayo dito ng asin at ng paminta. Once na napagsama-sama na natin lahat ng ating dry ingredients, hahaluin naman natin itong mabuti. Sisiguraduhin lang natin na well-blended na ito. Dahil maya-maya, kasama ito na ilalagay natin o ihahalo natin doon sa ating batter. Iset aside muna natin ito sandali pagkatapos nating mahalo. Ngayon naman, magbabati na tayo ng itlog. Ba't kaya tumatawa iba sa inyo dyan? Sige, ibayin na lang natin. Ngayon naman, magbibit na tayo ng eggs. O yan ah, saucy na. Ah, seryoso guys. Ibibit lang natin itong eggs hanggang sa maging smooth na yung texture nito. So, konting tiyaga lang. At pagkatapos, ihahalo naman natin dito yung kaninang milk at yung chicken cube mixture. So, ilalagay na natin dito dahan-dahan yung milk at chicken cube mixture natin. Mabalik lang tayo dun kanina sa sinabi ko kanina tungkol dun sa warm water. Sabi ko kanina, warm water ang gamitin at hindi hot water. Kasi ito yung reason dyan. Kapag hot water yung ginamit natin at nilagay natin itong mixture ngayon dito, magbubuo kagad yung eggs at ayaw nating mangyari yon. Kaya warm water lang o maligam-gam. Tamang-tama lang para mag-melt kagad yung chicken cube. And at the same time, kapag hinalo natin dito, hindi kagad mamumuo itong ating mixture. Alright, ituloy lang natin ang paghalo dito hanggang sa sigurado na tayo na na-mix na mabuti yung mga ingredients. At pagkatapos, dahan-dahan natin dito ang ilalagay yung dry ingredients na kaninang pinaghalo-halo na natin.
So ito na yung first batch na ihahalo natin. Usually ginagawa ko to by batches. So yung isang buong dry ingredient na bowl na meron tayo, mga dalawa o tatlong beses ko itong ihahalo dito nung sa ganun ay hindi nabibigla. At mas madali rin i-mix. So yan, gagawin ko itong dalawang beses lang dahil maliit lang naman o konti lang naman yung dry ingredients natin. At pagkatapos ay tutuloy ko lang yung paghalo dito hanggang sa maging smooth na yung texture. Sandali na lang to at ma-achieve na natin yung gusto nating consistency. At pagkatapos nito, ready na tayo para i-prepare yung chicken. At bago natin i-prepare yung chicken, tandaan natin na dapat napainit na natin yung mantika. So once samahalo na natin to, papainitin na natin yung mantika dun sa stove. I-prepare na natin yung chicken habang pinapainit natin yung mantika. Kukuha lang tayo ng chicken at iro-roll lang natin dito sa harina o sa all-purpose flour. Siguraduhin lang natin na na-coat na ng flour itong chicken. Pagkatapos, kukunin natin yung ating butter. Nakaka-mix lang natin. At ang gagawin natin ay isasaw-saw natin dito yung chicken. At once na ma-coat na ng butter yung chicken, iro-roll uli natin ito sa harina o sa all-purpose flour nung pangalawang beses. Siguraduhin lang natin na na-cover na uli ng harina itong ating chicken. At sa puntong ito, mainit na yung mantika. Pwede na nating iprito ito pagkatapos nating ma-coat ng harina. Dahan-dahan nating ilalagay yung manok dito sa mantika at ipiprito lang natin ito sa medium heat. Kapag mas mainit kasi, maluluto ka agad yung outer part tapos yung loob may iiwan na hilaw at ayaw nating mangyari yon. Maglalagay pa tayo dito ng isang perasong chicken pa. Niluluto ko rin yung chicken by batch nang sa ganon ay hindi maging overcrowded yung lutuan. Meron din kasing nagiging epekto ito sa temperature. Kapag mas marami yung nilagay nating manok sa isang lutuan, bababa ka agad yung temperature and magkakaroon to ng epekto dun sa quality ng niluluto natin. So lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-brown na yung isang side at maging crispy. Ibabaliktad lang natin ito at yung kabilang side naman yung lulutuin natin. At syempre gagawin natin itong prosesong to dun sa ibang manok pa na meron tayo. Once na naluto na yung chicken at crispy na ito, tatanggalin lang natin dito sa pot. At ilalagay lang natin ito either sa plate na may paper towel o kung meron kayong wire rack, pwede nating ilagay doon para tumulo yung mantika. I-set aside muna natin ito at iluto pa natin yung ibang manok. At once naluto na, ililipat lang natin to sa isang serving plate. At serve na natin! Eto na, crispy talaga! Para sa kompletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating crispy fried chicken. Salamat sa pagnood ng video. At kung nagustuhan nyo to, baka pwede kayo mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Hanggang sa muli!